Okay, good evening, good afternoon, at good morning sa lahat, because we are airing sa different parts ng mundo. At sa mga Team Replay na nanonood ngayon, welcome po sa ating e-commerce business presentation with Chantal Derexil. Hindi ko na po papatagalin at salamat muna na nandito kayo. Ayan. Ito po ang Chantal e-commerce business presentation. May R pa yun, R. Earn at home with peace. Okay, ako po pala si Coach Vinci, ang presenter nyo for this time ng panonood po ninyo. I hope clear tayo, and mamaya sa manonood, pwede nyo po i-comment yung mga katanungan nyo. At kagandahan po ay pag-uusapan natin yung mga nangyayari sa paligid at kagandahan ng negosyong ito. Okay. Again, ulit, maraming thank you. Yan, kung nakikita mo yung katabi mo, pasalamatan mo, buhay ka ngayon, may kinain ka kanina at may kinain ka ulit ngayon. Kain ka ng kain, katulad ko. So, maya, marami tayong dapat pagpasalamatan. Okay. Now, welcome to the new normal. Report muna tayo. Kasi kadalasan, kung ano lang nakikita natin sa Facebook, minsan hindi na siguro tayo nanonood ng TV. So, kung ano na lang yung nasa social media. Pero let me present to you yung mga na-research ko. And usually, ito rin kasi yung ginagawa ko sa aking tunay na work. And yan, tingnan muna natin. COVID-19 Health Report. Question muna sa inyo, sino ba dito yung during the past 2.5 years ay nawalan ka ng panlasa, or hindi ko tatanoy kung nagka-COVID ka ba, pero nagkaroon ka ba ng COVID-like symptoms? Ako kasi nagkaroon, nagkaroon ako tapos nawalan, di ba? Nawalan ako ng panlasa for 5 days, nakakatakot yun, tapos may lagnat din ako. So most likely, if ever, hindi ako nagpa-check no, nag-quarantine lang ako sa bahay. Malaki naman yung bahay namin. Meron kaming 100 room in my dreams. Ayan. Meron yan, mga nagka-quarantine. By the way, ito na po pala ang report. Ito ay current. So as of recording, March 16, yung last na data ng DOH coming from WHO. Globally, we have 460 million confirmed cases. Madami po yun. Doblihin mo na lang, 1 billion na ng population yun. Ang population po ng Pilipinas naglalaro sa 100 million. Dito sa Western Pacific, and 37 million. So World Health Organization. Ibig sabihin, most likely sa ibang portion ay mas malaki. Ayan. Dito naman po sa atin sa Pilipinas, total cases, kumbaga, if nanonood kayo ng mga negosyo, yung lifetime sale nila, ito naman lifetime cases, simula nagkaroon ng first incident, we have 3,674 cases, and praise God, 45 active cases na lang po, at ang taas po ng recovery rate. Yung mga pumano po ay 58,000 po. Now, another sad news tayo, COVID business report. Ito naman. Sabi po sa CNN interview, ayan, 70% of small businesses closed. 70% po ah, ng small business, hindi pa sinasabi yung mga malaking enterprises, yung mga mega businesses na nandito. 70% po, malaki yon. Sabi po dito sa ANC or CNN ANC, Market Edge, the Philippine Disaster and Resilience Foundation says 70% businesses have closed due to pandemic. The group is now offering digital training. Yan po ah. I-note nyo po yung salitang digital training. Loans, online marketing to help MSME. Ibig sabihin po na MSE, micro, small, medium enterprises. Ganito po karami. Kung halimbawa po ay 20 po tayo or 30 tayo dito, ilan ba ang 7 sa Zoom natin ngayon ay 30 times 0.7. Ayan, 21 po ang nagsarang negosyo. 21 sa atin. Meron lang siyam na nag-prosper yung business. Malaki po masyado yun at masakit. Now,
COVID business report, dahil most likely kung paano po kayo inimbitahan ay may pag-uusapan tayo ng negosyo. Ito po muna, bakit sad si Jollibee? Diba? Kilala natin si... Ay, hindi tayo dapat pala. Bakit sad si Jollibee? Ito lang po. Pandemic knocks off 12 billion from Jollibee in H1 2020. Hindi ko pa alam yung ibig sabihin na H1 or Q1 ba yan? Or total nila. Nawalan po sila ng 12 billion. Ako po, hindi lang basta ako pag... Sa akin nangyari yan, hindi lang ako basta malulungkot. Baka maglulupasay talaga ako dyan. Baka hindi na ako kumain ng kahit anong chicken. And ito po, the last time I checked, na nag-usap po kami ng mga business mentors ko and colleagues, 200 po last year. And with November 2020, November 9 last year pa ito, 339 stores worldwide, Jollibee alone. Ano po ibig sabihin? Yung minahal natin na business, na global brand, ay ganito po kalaki ang naapektuhan sa kanila. O ito naman po, mas marami makaka-relate sa atin dahil karamihan ay nagtatrabaho. Ito po ay galing sa more Filipinos unemployed even COVID-19 decline in December 2021. Ibig sabihin, tumataas pa rin po yung unemployment kahit nawawala na yung pandemic. The Philippine PSA, galing sa PSA ito, February 10 of this year, 6.6. The employment rate inch up to, kumbaga tumaas pa ng 6.6%, translating to 3.27 million jobless Filipinos. Hindi lang po basta 3.27 person yan. We can consider that a 3.27 families ang nagugutom, nagkakaproblema sa finances because of this pandemic na wala namang may gusto. And sabi, 6.5 recorded in November, 3.16 million people were jobless. So anong gagawin natin ngayon? Anong pwede natin gawin? Pwede po bang mag-comment kayo dyan if you're watching, or pwede mo sabihin lang sa sarili mo, empleyado ka ba ngayon or nagne-negosyo at ano ang naapektuhan sa'yo because of the pandemic? Ayan yung pag-uusapan natin ngayon. Ang mga nangyari, nag-navigate na po. Hindi naman it's all that bad. Nag-navigate po ang buong mundo because of this corned beef. Hindi ko po pwedeng sabihin, baka maban tayo kasi yung word na yun, flag po yun. Corn beef, dahil sa quarantine, hiring of virtual assistants through offshores, 41%. Again, ha, yung unemployment, dahil nasa bahay na tayo, madalas na tayo sa gadget, 41% ang is naman ng mga virtual assistant, mga VAs, mga work from home. At ito po yung magandang nakita ko na may ginagawa po pala talaga ang gobyerno. Check nyo po yung DTI. Again, government in general, hindi particular na isang tao lang. In general po, pag tinignan nyo sa DTI, sila mismo gumagawa ng na-navigate na po into e-commerce, nagna-navigate to online platform. Nag-shift na po sa contactless learning, contactless transaction. Dahil po, yun mismo yung DTI ang nag-aaproba na paano tulungan yung mga negosyante or gustong magnegosyo sa online. Okay, sabi po ng Secretary General ng United Nations, we are in this together and we will get through this together. So bakit ko po sinama tong quote na to? Maybe may nag-invite sa'yo na panoorin tong presentation na to at i-check mo, baka magustuhan mo to, baka pwedeng gawin na to pandagdag income, kung kahit nagtatrabaho ka, kahit nagne-negosyo ka. Kasi concerned po yung tao na yon. Concerned po yung tao na makapanood ka at makita ang kagandahan ng pag-uusapan natin mamaya. And isa rin po sa pinaka-paborito kong marketer at business leader, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. It is to act with yesterday's logic. Ulitin ko po. The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself. It is to act with yesterday's logic. Ibig sabihin, yes, may problema. Yes, may pandemya. Yes, may corn beef.
anong parang hindi nakakatakot tuloy nung binanggit ko yung corn beef. Nung may pandemic, anong gagawin natin? Yung dati pa rin bang strategy? Hindi po. Kung nung sinimulan natin yung pag-uusap ngayon, new normal na po. New normal. So dapat hindi same thinking ang gagamitin natin sa new problem. New approach. At ito po yung mga ginawa ng mga kasamahan natin dito sa negosyo po natin. Dalawa po ang ruta. Pwede po kayo maghanap ng bagong trabaho, magdagdag kayo ng trabaho, or mag-create po kayo ng additional income, which is a home-based business. Is it... Do you find it amazing, amusing? What if there is an opportunity that will help you earn even if you're inside your house? Katulad po namin, katulad ko po, na nagpe-present sa inyo, hindi po ako naka-coat, ano lang to, windbreaker lang po tayo. A pandemic resistant, hindi po pandemic proof ha, kasi po wala naman po talaga nun. Pandemic resistant business that created real results. At kung ano po yun, ito po. Meron po nakabili ng big bike. Pandemic po ito ha, pandemic lahat nangyari. Si Ma'am M, nakabili ng sasakyan. Yung kaibigan natin, nakakagraduate lang, nakabili po ng sasakyan. Ito pong tatlo ay cash ha. Cash po itong mga sasakyan na to. Ito po, kaibigan natin, si Chester, nabili niya rin po ng cash yung sasakyan niya. Yan, si Sir Arb, nakabili po ng sasakyan. Ito si Ma'am, house achiever natin. During the pandemic, at ito po, isa sa mga latest naman, 2020 result po yan. Paid in cash, meron po tayong proof and interview and you could interview them. Pag nakita niyo po, nandyan yung pangalan to prove yung realness ng ating result. Then yun po, kagandaan, nakapag-build din po sila ng bahay. Okay, question, bakit? Networking ba yan? Recruit-recruit ba yan? Investment ba yan? Simulan ko na po, hindi po. Hindi po yun ang pag-uusapan natin. Ito po ay traditional business using dropshipping system. May ipapakilala po ako sa inyo na kumpanya at pag-uusapan natin paano nila ito nagawa. Okay po ba kayo? Okay po ba kayo? Kahit napapanood mo ito ng replay, i-thumbs up mo yung sarili mo. Ganyan. Kasi finally, meron naman good news. Marami na, meron naman, wow, may nagkakaresulta pa pala. May nangyayari pa lang maganda kahit crisis. Let me introduce you, Chantal Direct Sales. Ayan, nilagyan natin ng confetti kasi cool yan, cool. Pakilala ko po muna, who is Chantal Direct Sales Incorporated? Tayo po ay isang direct selling and one of the pioneers of end-to-end dropshipping business that aims to be the leading direct selling companies in the country through online and offline marketing. The company aims to provide products targeted to the necessity of the individual according to their age and needs. Inaral po ang company natin para mag-provide ng ano kaya ang mas kailangan ng tao in current times, kasi po, if i-research niyo po yung top industry, top 5, umiikot lang po yan sa technology, vanity, tsaka health. So, hindi natin ito papasukin kasi malaki masyado ang punuhunan dyan. Pasok tayo ng health and wellness. Kasi po, sa health and wellness, especially, pasukin na natin yung beauty kasi we have beauty products. Ay, ito yung mga produkto na meron mga repeat purchases. Okay po. Then, ang mission ng ating company is to provide premium quality but affordable beauty and health products. At ang mission natin to become the Philippines' most loved kasi po dito nagsimula. At kahit nag-market na tayo abroad, ay dito nagsimula sa Pilipinas. Tayo ang mahalin. Ikaw ba? Minahal ka ba niya? Kami po, si Chantal, minahal po kami at minahal namin din pabalik to become the Philippines' most loved direct selling e-commerce dropshipping company. Pakilala ko po ang ating mga board of directors or leaders, si Sir Luel Julio. Sila po mismo ang mga pillars ng company. Bigyan ko lang po ay ng trivia. Galing po ako sa network marketing industry.
At kadalasan po, ina-outsource. Ina-outsource po ng company ang logistics, ang mismong supplier ng company. Ang kagandahan po sa Chantal, tayo po mismo ang nakakapag-provide nun. Yung board of directors, it is a family business, and yung mga close tie friends nila na parang stick closer than a brother, yun po yung ginawa at sila po yung nagtayo ng company. Ibig sabihin, hindi po tayo nag-outsource ng IT. Si Sir Julio po at yung manufacturer po natin, good news po, sabi ng ating chairman, partner rin po ng ating company. Kaya po, hindi na tayo dadaan sa maraming step if you want to make a change, if you want to adjustment. Pag napag-agrehan ng body, okay sa board, okay sa mga leaders ng company, let's do this innovation. Kaya po gusto ko to. Hindi ko po nailagay sa picture dahil kakagawa ko lang po nito kanina. Dahil excited po ako na maipresent at mapaganda to sa version ko. Si Chantal po ay anak ng ating father, the Unica Iha. So it's a family business. I'm looking forward na up to my daughter, she will do the same thing kung hindi po siya maging binibining Pilipinas. Ito po ay, I think this business, and I believe this business is here to last kasi po tayo ay nasa retailing industry. Okay. We have branches, around 30 plus branches, and we have continually expanding branches sa abroad. So question, Sir Vinci, Coach Vinci, ano yan? Bakit may mga branch? Ayan. Sabi mo, hindi yan networking, hindi yan investment. Bakit may mga ganyan, iba-ibang bansa? Kasi po tayo ay dropshipping business. Tayo ay pumapasok sa e-commerce. Ano nga po pala yung e-commerce? Ayan yung, basta nagbenta ka ng kahit ano sa online, kahit ano po. Huwag lang biyanan, walang bibili niyan. It's a $4.3 trillion industry, sabi ni Shopify at Obelo. Ganyan po kalaki yung industry na yan. Mahal ko po ang pinanggalingan ko na network marketing industry. Pero doon po, milyon-milyon, 1 million palakpak. Dito po, trillion-trillion, baka mapagod na kapapalakpak. Ganito po kalaki yung industry na pinag-uusapan natin. Now, sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba yung online selling? Ba, nasa bundok ka, wala kang internet, pinasa lang to sa'yo. Ito po yung mga ginagawa ngayon, adjustment ng mga artista, kahit artista po, ginagawa na to. Ito yung na-challenge ako, mga artista nga, kahit lalaki, mapababae, mapabeauty queen, ginagawa din to. Online selling. Pero, maraming siguro sa inyo nagawa na to pero hindi nag-hit. Baka ito na yung kulang. But wait, there's something better than traditional e-commerce. Ito po yung traditional, yung pagbebenta, pagla-live, ganyan. Na ikaw mismo, pag umorder, ikaw mismo papadala, etc. Which is yung dropshipping system ni Chantal. Ulitin ko po, an end-to-end dropshipping business. From product, manufacturing, hanggang sa delivery, hanggang sa commission mo, galing po sa sarili nating company. It is a form of retail business wherein seller accept customer orders but do not keep goods sold in stocks. Dropshipping company helps the seller pack, deliver indirectly to the customer or consumer. Ibig sabihin po, nag-post po kayo sa online, kahit anong platform po, may umorder. I-encode nyo lang po sa system. Meron po tayong tinatawag na system na online monitoring system na doon nyo po mag-ilalagin yung details para lang pong gumamit ng traditional selling platform. I-encode po. Si company ang magpapack. Si company rin po ang magde-deliver. Hindi ikaw. Hindi ka lalabas ng bahay. Pwede ka makabenta gamit ang cellphone. Makailang beses na po na nasa sinihan, nagbasketball break. At sa personal experience ko po, katatapos ko lang mag-training session, sinasagot ko lang po yung inquiry, sila company na po ang nagpapack at nagde-deliver. Then, kapag na-remit na po sa inyo, papasok po sa inyong dashboard. Then, repeating cycle po. At kagandahan po nito, meron po tayong 2 courier plus nag-outsource tayo ng iba para mas malaki yung sakop natin. Again, 2 sariling courier na company-owned. Okay, gets nyo na po ba yung dropshipping? Malamang narinig nyo na siya. Ako po, share ko lang yung experience ko. Nag-inquire ako sa dropshipping system sa China. At mamaya po sasabihin ko kung magkano yung inabot ng quotation sa akin.
Sige, okay na, Coach Vinci, dropshipping pala, maganda pala yan. So question, ano naman yung ibebentang product? So narinig yun na kanina, health and beauty tayo. So ako po may tinatawag na ang gusto natin na produktong gagamitin natin, especially pag consumable, kinukonsume ng ating katawan, it should be safe, saleable, affordable, FDA certified, and effective. Lahat ng po na yan ay ako po ay sigurado dahil karamihan po ng produkto natin ay naibenta ko ng lahat. At kasama rin po ng mga admin namin. FDA Philippines approved, ISO certified in Taiwan, HACCP certified, IDCP halal certified. At kung check nyo po, top LC, hindi po natin tinatago kung sino po yung nag-manufacture. Isa po sila sa mga nag-boom din na business during pandemic kasi nagre-rebrand po sila ng mga PPE, mga supplements, etc. So yun po yung business partner ng ating company. Okay, Dr. Vita Brand. So wala pong kawala. Sabi ko nga po, lahat ng pampa. Ayan, pampa na naman, ganyan na naman. Pero ito po, ang kaibahan po natin ay mas affordable na yung una kong chinek bago ko po ito i-market. Lalaban ba to sa mga presyon sa online? Yes, ang sagot. Mamamarket ko ba lahat ng may problema? Yes. Kasi po, as a marketer, as a consultant, and a salesperson, ang una nyo pong titingnan sa negosyo ay hindi ko ano yung iproduktong ibebenta nyo. Hanapin nyo po yung problema sa paligid, kahit ano pong ilagay nyo na makakapag-solve sa produkto na yun, ay sa problema na yun, mas mabilis benta. Kasi kadalasan po sa atin, akala natin, oh sige, magaling ako magluto ng sushi, magaling ako magluto ng ube cheesecake. Pero hindi naman yung need ng area mo. So hindi mo rin napupush. Tayo po, ever since na patagal ng patagal, laging nagkakaroon ng health issue. So we have problems to solve and we have the products para sagutin ang mga yon. So we have adults, perverse. Daanan lang po natin kasi we have a specific program or specific presentation to watch replay and we have tons of training, detailed instruction, detailed presentation ng mga product natin. Skincare set, women, coffee lover. Kompleto po tayo at 2018 pa lang po pala tayo ha and we have this tons of product. 2018 at ganito na po karami at nadadagdagan pa. Ayan. Explain ko lang po muna, Chantal is not a network marketing na may binary income. Hindi po tayo yung left, hindi po tayo yung right. Ibig sabihin, as a networker, kung kakausapin kita, kung networker ka, hindi, walang flash out dito, walang ipitan ng pin. Yan. Nandiyan pa po ba ako? Parang check. At hindi po kailangan na mag-waiting kasi po hindi po tayo network marketing. Hindi rin po tayo investment scheme. Hindi rin po tayo yung, pengin gantong pera, papalaguin natin, hintayin nyo mo mag-mature every month, meron kang tatanggapin. Hindi po tayo ganun. At sinusunod po natin kung ano yung nakasulat sa batas. And this is not a get-rich-quick scheme. Yung mga pinakita ko pong resulta sa inyo, inabot po sila ng 2 years, may iba 1 year lang, pero bakit nila nagawa yun? Because nasa retailing po tayo. Back to basic po tayo. Magtinda. Magbenta ng produkto. Magbuild ng team. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So again, ano naman si Chantal? Trendy. Trendy po. Bakit? Kasi nasa time po na lahat ng innovation eh. Kaya natin mag-innovate sa IT, kaya natin mag-innovate sa product, kaya natin mag-innovate sa compensation plan. At take note po, pwedeng gawin sa mobile device. Kapag naka-setup ka na, pwedeng phone na yung gamitin mo. It is a home-based business, kagaya po ng ginagawa namin, na ito pong gilid ko, andito po yung mga admin nagsasagot. A form of traditional, if you pursue e-com hub, yung sinasabi ko, traditional business din po ito. You can build your sales team, like the traditional direct selling opportunity. Name it, alam nyo na po yon, yung A, yung B, yung lahat, C, D, E, lahat yata may letter nun. Pwede rin po kayong mag-build ng team dito. If you're a network marketer, I would say pabor din po sa inyo to kasi
maganda po yung kitaan mamaya pagdadaanan natin, lalo na po kapag tinrain natin sila. And two types of membership, simulan po natin yung tinatawag ko pong trial pack, pangsimula, 2585. Ito po, kwento ko po yung sinabi ko kanina tungkol sa China na dropshipping. Mga kaibigan ko po, yun ang ginagawa. Inabot po kami ng 97,000 to start everything. Initial inventory, partnership, mga legalities, customs, etc. Yun ang kailangan kong i-prepare. Ganun po kalaki. Pero ito po, if you want to start with 30%, halos ganun lang din po yung kikitain ng brand na yun. Ito po ay 2585. Kasama na po lahat. One-time payment po. 30% product profit. And yung, ang binili nyo po dito yung produkto, yung system libre na po. At ito po yung favorite namin, yung best seller. Sabi nyo nga po, best seller. Type nyo nga, best seller, best seller, best seller, best seller. Ulit-ulit, best seller. Hindi ako magtutuloy. Ayun yung i-type eh, best seller. Nakalive pa rin ba tayo? Yun. Lifetime membership, 40 to 45%. Ako po ay traditional business, brick and mortar business kami. Kami po ay supplier ng itlog, ng karne. Na ngayon po, nasa papasukin yata namin yung rabbit business. Hindi po ganyan kalaki yung markup. Hindi po ganyan. Malaki po ito, 40 to 45%. And up to 6,000 worth ng products. Ako po ay user na rin talaga ng health and beauty prior to Chantal dahil kahit hindi po ako pogi, at least makinis man lang, di ba? And with this product, 5, yan na po ah. Hindi rin po tayo multiple account. Yung narinig yun na multiple account. One account is enough kasi hindi po tayo networking. One account is enough. Ayan, tuloy natin. Kaya ko ba makabenta sa online? Yun yung tanong eh. Yes, yes, mura. Yes, 5485 lang. Yes, 40% discount. Kaya ko bang gawin? Ito po yung kagandahan sa negosyo natin. Kasi po, tayo ay nakafocus more on development ng ating member. Hindi lang po basta makarecruit, marunong mag-present, pwede nang kumita. Hindi po. Kagandahan po dito, may lifetime access po kayo. No need for subscription. Health and wellness products, kasama po yan. Ito po yung sinasabi ko, free e-commerce platform setup. Tutulungan po namin kayo mag-setup. Ngayon po, as we present this, during this month, meron pong regular every Saturday Facebook ads training for free. Nasa iba po, may bayad. Experience na po natin, kayo po mismo, mga nanonood. May mga time na napresyuan kayo ng 15K, 30K para turuan mag-FB ads. Remind ko lang po kayo, if FB ads ang aaralin nyo at magbabayad po kayo, ilang linggo lang, buwan siguro, obsolete na po yung ganung training because nagpapalit po ng algorithm, nagpapalit po ng business ad setup ang Facebook. Ito po, imagine, 5485. Yun lang po yung binayaran nyo. Kasama nyo na po. Pati Lazada and Shopee setup, tuturuan po kayo, may specific training dyan. For free. Complete product knowledge and positioning. Hindi lang po basta product, kasi po may mga naturuan kami dito. Hindi lang, gumaling sa pagbebenta online, nagdagdag ng produkto, na-hit din nila. Kasi po, principle-based po ang tinuturo natin. Free creative training, ito po yung, siguro kaya hindi ka nakakabenta, hindi ka marunong mag-picture, hindi ka marunong gumawa ng Canva, or hindi ka marunong magawa ng mga pang-post mo. Ito po ay free training na rin po. Free training, at yung mismo po magtuturo sa atin ay ginagawa din mismo ang pagbebenta online. E-commerce management operation training. Ito po, nung nagsisimula po ako, ito po talaga yung sinalihan ko. Kasi po, e-commerce na ako. 2018, nag-i-e-com na kami. Nahit na rin namin yung first million namin. Noong 2018, wala pa po ako sa Chantal noon. Pero wala kaming alam. Kami lang lahat. Hindi namin alam mag-hub, hindi namin mag-alam mag-admin. Pero nung natutunan po namin ito, ang laking ginhawa po sa amin na pwede pala talaga maging traditional business ang dropshipping or e-commerce. 30 to 45 markup, tubo po tubo with incentives.
Kaya pwede pong pumalo ng 50% pa yan. Kung i-compute nyo po yung bawat pumapasok na income. Now, kung bakit ko lang po ito inilagay, kasi I have this friend na mini-mentoran ko, ang negosyo po niya ay car wash. Inaabot po siya ng 1,000, 2,000 per day na income net sa kanyang car wash business. Habang ako po, nung nagsisimula siya Chantal, makabenta lang po ako ng 4 na glutathione, kinita ko na po yung kinita niya. Nang maghapon, ako po ay kinita na namin, ako pa lang na nagsisimula, ng 2 oras na pagbebenta ng glutathione po natin. Ibig sabihin, decente po yung kinikita dito. Ito yung sinasabi ko, kaya ko bang gawin? Isa po ako sa magtuturo sa inyo at mas marami pang mas magagaling sa akin sa FB ad, sa creative, sa pag-product positioning. Marami pa po magtuturo. So, hindi nyo po ito gagawin mag-isa. Kung kayo may iyang magtanong, kasi usually iba, hindi naman alam lahat ng magtuturo yung problema mo. Pero kung hindi mo tatanungin, that's why maganda po, nagtatanong kayo, kino-comment nyo, pwede nyo po ang APM kung ano po yung gagawin. At least mag-guide kayo. Na hindi tayo natatakot sa competition kasi ang laki-laki ng market. Balikan ko yung sinabi ko, 4.3 trillion dollars po ang industry ng e-commerce. Okay, this is what Chantal offers you. Ayan, 3R formula. Ito po ay papaspasan lang natin dahil mas maganda in-depth to, separate to dun sa mas malalim na kitaan. Tatlong ways po para madaling tandaan: retailing, referral, rewards. So ako po, nag-practice muna sa dila. Maikli lang po yung dila ko. Wala po akong R. So retailing, referral, rewards. So tatlo lang po. Una natin daanan, retailing. Favorite ko po. Ito po, dito tayo nakafocus. 40% po if you are a distributor or yung VIP natin na tinatawag. Let's say for example, COD price, pick up price 990, outright price is 544. Ang income nyo po ay 445. Ito po yung sinasabi ko. Apat lang po, kumita na po ako ng around 2,000 pesos. Sa reseller naman po, meron kang 297. So meron ako kinausap, ay ano lang naman, 10% lang naman pala yung reseller. Pero kinumpute ko po, pinakitaan ko siya ng 30-day na income na pareho ng ads budget na ginagamit na 300 pesos. Ang difference po is 15,000 pesos. Nawalan ng 15,000 yung reseller kapag nagbenta siya na reseller lang siya. Pero kung yun lang yung kaya, at least meron kang 297, isa lang mabenta mo. Pwedeng organic, pwede kang mag-run ng ads, ituturo namin sa inyo. Example po, plus 15% income from your reseller, ito yung sinasabi ko. 148 per bottle. Sa'yo po yan if meron kayong reseller. Yan din po yung gagawin ko ngayon dahil pwede nang lumabas. Ano po ako, magpa-flyering. Hindi po politiko yung ipopromote ko, kundi negosyo. Dahil sila po mismo pwede kong pagbentahin na reseller ko at bigyan ko sila ng 30% discount. Okay. Ito po example. Ayan. Bakit po may mga bumibili? Dahil meron pong sumasagot ng inquiry. Kasi akala nyo po kayo pa lahat. Kasi pag, again, kayo lang mag-isa lahat, you can only do so much. You can only sell around 10 to up to 10 people pag kayo lang mag-isa. What if there's a system, there's a training na iba-ibang tao yung magbibenta rin para sa'yo? Hati kayo, profit sharing kayo ng admin mo. Yun po yung tinuturo dito. Kaya po every time, ang dami nakakabenta tayo. Then next naman yung referral, ibig sabihin dahil tayo ay we consider this a franchise business na kapag nagpasali ka, meron kang komisyon. Yun naman po yung kagandahan, dinagdagan natin ng ganong kitaan. So every time, kung nagpasali sa'yo or nag-send sa'yo ng video na to, oh, meron palang referral ha. So 1,000 pala pag nag-distributor ako. And don't worry po, yung 1,000 na yan ay wala po talaga yan sa pwedeng kitain sa retailing at sa reward na pag-uusapan natin mamaya. So pag distributor ka, 1,000 pesos. Pag yung reseller package is 2,585. So no limit po ito. Every time na may sasali sa'yo, 1,000 ng 1,000 ng 1,000. Ganon din po, 500. Kaya nga po, let's say magaling ka talaga. Wala pa namang hindi nakagawa kasi every time meron po nakakapagpasali
na siguro twice a week, thrice a week. Hindi naman natin sinasabi na isang member isang araw. Kung ganun ka kasipag, baka ikaw pala yung una makagawa nun. Instant 30,000 pesos plus pa po yun. Dahil, ito po, paano natin nagagawa rin na may mga sumasali? Kasi tayo po mismo, ayan no, latest picture to, nandito yung iba. Ayan. Tayo po ay ngayon nag-offline na, nagpe-present na. Parang pag may dinala ko dito, unique to ha, dropshipping pala, produkto pala yung pinopromote, tsaka business pala. Tapos 5,485 lang. Hindi 5 digits yung capital, 6 ano lang. 1 2 3 4 4 4 digits lang, 5,000 lang or 5,000 lang. Then we have also Zoom kagaya po nito na walang paraan para hindi makilala ng tao yung negosyo na ginagawa natin. Next is rewards. Ayan, retail. Earn by doing retail and referral. Okay. So ito po ay sinummarize ko lang. Yung R po ibig sabihin nun ay rewards. So Unilevel or tier rewards, ibig sabihin up to 8 level. Naalala niyo po yung sinabi ko pag may napasali kayo, then yung napasali nyo, may napasaling isa, hanggang 8 level, meron po kayong commission doon. Ibig sabihin, posible po na kumita kayo ng 10 to 20,000 pesos or up to 50,000 pesos sa reality po na mga nangyayari ngayon nang wala pong ginagawa. At meron pala, tinitrain sila, in-encourage sila, tinutulungan sila in how to do the business. Meron din po tayong ranking reward. Every time na napopromote ka, mamaya pag-uusap, dadaanan natin yung mga ranking na yon, ay kumikita rin po kayo na mas mataas habang napopromote ka at lumalaki yung team ninyo. Ito po yung ranking type. Team leader, supervisor, manager, director, executive director. Infinity ranking reward. Ito po yung sinasabi ko po na pwede tayong makipagsabayan sa mga networker. Maganda po ang networking. Andyan po ang networking. It's here to stay. Pero paano naman if may, kasi may nagtatanong sa akin, paano naman coach, networker yung kausap ko? Gusto nila yung tao-tao. Meron po tayong magandang programa dyan at pwede ko pong explain na mas malaliman na inapasali nyo ay para pong bumangga ng left and right yung kinita. Pag kayo po ay naging team leader o lalo na na-promote sa mataas, ibig sabihin kumikita po kayo lalo doon naman sa referral, hindi sa Unilevel tire, personal volume yun or personal sales nung napasali nyo. Ito naman po, referral naman po, may kumbaga may indirect referral po kayo. Logistics reward, ito po yung favorite ko kasi sabi ko nga po, nasa e-commerce ako before pa nito. Hindi po tayo binibigyan ng rebates ng mga traditional na courier. Tayo po is pag sarili mong order, pinadala mo sa company, may 4 na piso. Isang parcel. Let's say naka-1,000 ka sa loob na isang buwan. E di may extra 4,000 pesos ka. Personal yon. And down the line naman po, 1 peso. Kahit sino pa yan. Basta down the line, may sabihin natin, may 10 kayong sa under your team, 500 parcel sila. Piso. That's 5,000 pesos. It's a leverage income. Ganong kaganda po yung ginagawa nating business. Cashback reward. Earn a percentage from your personal sales. Ito naman po yung sinasabi ko na hindi naman 45% yung tubo eh. Kasi may cashback reward. Yung mismong kita po ninyo sa benta ninyo, tumutubo pa po kayo pag nakakabenta kayo. Cashback reward. Next is leaders pool. Ngayon po, mainit na habang pinipresent ko sa inyo to dahil lahat po tayo gusto ng pool. Kahit sa company po natin, yung mismong pool gusto rin natin. Every time na magjo-join po, pag na-hit natin yung quota or yung requirements, hindi po sa oblige, pwede pong hindi, pwedeng mas maganda na oo. Kung every time na may sumasali po sa company, nagkakaroon po ng leaders pool na tinatawag. At pag na-hit nyo po yun, lahat ng nakapasok doon ay may kikitain po kayo. Sa ngayon po, ranging po siya ng 1,500 to 3,000 pesos. Dati po, umaabot siya ng 5,000. So,
ngayon mas tataas na naman siya kasi offline na po ulit tayo. But wait, there's more. Ang dami. Quotes. Ang dami quotes. Types of rewards, dagdagan pa natin. Supervisor, manager, director pool. Executive director pool. Ito naman po, kapag nai-hit nyo naman yung personal volume or personal sales at group volume sa lahat ng legs ninyo, active po na group ninyo, meron din po kayong percentage na makukuha sa company. Bonus po ito. Ang ginagawa nyo lang, nag-share ng information, nagte-training, nagmo-motivate. Ayoko pong sabihin ng wala kayong gagawin kasi sa natutunan ko po bilang negosyante at consultant, pinaka-worst is kumikita ka ng wala kang ginagawa kasi hindi mo alam kung ano yung next na gagawin mo sa buhay. It will cause you pressure. Sa iba, parang gusto nila yon, pero ako po, nasubukan ko na yon. Parang nagiging senseless yung buhay. Ang maganda po, may ginagawa ka at gusto mo yung ginagawa mo kasi nakakatulong ka. Next natin is travel rewards. Ito po ay pag naging director ka, executive director, international ka. At pwede rin po na hindi rank-related ang tour natin, requirement-based naman. Kagaya po ngayon ay sa May po, may aalis papuntang Boracay. I think dalawang eroplano po. Ganun po, libre, all expenses paid dahil nagbenta lang po. Again, sinabi ko po, nasa traditional e-commerce ako. Kahit makabenta ako ng 1 million, 2 million sales per month, hindi po ako papaalisin, hindi ko po papaalisin yung sarili ko. Oh, pupromote ko yung sarili ko. Wala pong ganun. Ito, bonus na po. Dahil ginagawa natin yung sistema, yung negosyo, ay pwede po tayong makarating sa ibang mga lugar for free. At ito po ay lifestyle reward. May mga nakakakuha na po nito ngayon. Ano po yun? Save your reward points to get free gadgets plus more depending on the rank of the distributor. Ibig sabihin, pwede nyo pong ipunin. If you want a detailed explanation, i-upload ko po yung recorded video nito. Maintindihan nyo po. Pero kung hindi man, retailing, personal sales, ikaw nagbebenta, kikita ka doon. Pag nagpasali ka, may kikitain ka din yung rewards, yung ang dami natin pinag-usapan. Ganun po kaganda yung business. Bakit maraming nakakabili ng sasakyan for cash? Nakakabili ng bahay po. In 3-year-old na company. And fully paid po. Hindi po binili ng company, nakapangalan po sa kanila. Alam ko po yun kasi nakita ko mismo sa mga resibo nila, sa mga papeles nila. Okay. Ang question, bakit ako nag-join? Why should I join Chantal? Or bakit ako nag-join ng Chantal? Patapos na rin po ako. Thank you po sa inyo. Sabi ko lang po, mabilis ko ito. Makuwento lang ako. Ito po ako before. Famous. Yan po yung ginagawa ko. Isa po akong speaker, trainer, nagsasalita sa iba't ibang school, sa iba't ibang company, nag-guest sa television. Ayan, nakikita sa TV, pati sa CCTV. Kinukuha ang correspondence ng mga millennial related, mga sales related inputs na feature na po ako sa magazine, etc. Kaya lang, then COVID happened. Sabi nga sa Amerika, then COVID happened. Akala ko po magiging worse yung situation ko po nung pandemic. Kasi po, pinakita ko naman umpisa sa inyo na ang daming problema, ang daming namatay. 600 plus or 400 million ang global cases. But because of this business, I'm really grateful po sa mga may-ari, sa nagpasali sa akin, sa mga coaches, sa mga mentors, sa mga speakers bureau. Ito po yung nangyari. Nag-shift kami. Ayan. Ginagawa namin kami lang dalawang mag-asawa. Payat pa po yung asawa ko dyan kasi wala pa kayong pambili ng mga masasarap na pagkain. Kahit saan kami abutan, nagsasagot kami ng ads. Tulong kami mag-asawa. Hindi ko lang success to. Kasama ko po yung asawa ko dito na tumutulong talaga sa akin. Then yung biyanan ko po, yan. O sige mami, admin, pag-practice ang ka namin.
Alam niyo po ba yung unang-unang sahod po ng binan ko po, 10,000 pesos. 10,000 pesos po, hindi siya nanghingi, pinaghirapan po na siya yung sumasagot ng inquiry. Sasabihin na iba, paano nagagawa yun? Kasi nga po may nagtuturo eh. Nagawa nga po nung biyanan ko eh. Ayan po, meron din kami kinuwang admin. Ayan po, dilapidated pa itong bahay na to kasi ginagawa lang siya. Ngayon, fully furnished na siya. Yan lang yung itsura ng hub namin nun. Ang liit. Kasi naka-apart, ano pa kami nun, galing pa kaming Bulacan. Then, transition lang kami to Manila. Then, God is good. Nakahanap kami ng lalagyanan ng computers. Akala ng mga kamag-anak namin, pisonet yung business namin. Nag-pisonet si Vince. Pero hindi po, e-commerce po yan. Ayan. Then, ayan na po siya. Ayan na po yung itsura. May admin na po kami. That is a 2020 yan, CCTV. Yung dating ako yung nakikita sa CCTV ngayon, kami na yung may CCTV. Ayan na po yung opisina namin. Ang dami na po nangyari. Naging lima, naging apat, naging tatlo, naging dalawa, naging isa. Ngayon po, dalawa na lang sila ulit. Ganun po kaganda yung business ng e-commerce, collapsible and expandable. Kasi po, again, brick and mortar kami. Meron kaming groceries, meron kaming supply ng itlog. Hindi yung paghumina kami, sabihin namin sa inuupahan namin, hindi mo na kami hindi mo na kami magbabayad, sarado. Sarado kasi yung tindahan eh. Hindi pwede pong ganun. Dito po, patayin nyo lang yung ads. Wala kayong babayaran. Magbukas ka ng admin kasi mahina yung inquiry. Balik ka na lang pag malakas. Ganun po kaganda. Never ko pa po na-experience yung ganung business. Thank you, thankful lang po sa Santal Dropshipping. Ayan. At ayan po yung mga nangyayari. Traditional e-commerce po ako. Pero ngayon, hindi na nangyayari yan. Hindi na ako pupunta sa mga ganito. Kinukuha na lang sa bahay. And also, ako po sineselebrate yung mga small victory. Nakapag-ipon po kami ng 1 year. 1 year savings. Nung alam namin mag-pandemic pa lang, nag-ipon na kami. Savings po for a year. Nagkaroon po ako ng favorite community. Cash, community, mga friends na nasa e-commerce. Kasi po, ito po, well, hindi ko po sasabihin madali lang talaga. Kung nabanggit kong madali, hindi po madali dapat kong sabihin, kundi simple. Kasi nagtutulungan po tayo dito. Simple lang to kasi may kakwentuhan kayo. O bakit ka naban? O paano pag gantong i-bundle? Paano ibenta to? Community po. Tayo tulong-tulong. Choices. Ito po yung favorite ko. Sa totoo lang po, pag may pera kayo, hindi lang naman puro comfort eh. Ang kagandahan po, may choices tayo. Ngayon po, nabibili ko na yung mga, yung asawa ko ng mga luxury bag na hindi galing sa retailing namin, kundi galing sa rewards namin. Literal na nire-rewardan ko yung asawa ko sa mga bag na hindi ko alam ang spelling at banggitin. Ang kagandahan din po, yung family namin ay naililibre po namin kahit saan pumunta. Sa totoo lang po, di ba? Hindi naman po kung sino yung doktor, kung sino yung bunso, kung sino yung may edad sa pamilya para pakinggan ka, kung sino po yung may pera. Sa totoo lang po, nagiging matalino, nagiging reliable ang sa pamilya, pera po. At kadalasan siya po yung sinusunod. Halimbawa, sasama ka ba sa Boracay? Pera mo, hindi sasama yan. Kagaya po ngayon, sasama ni wife yung parents niya. Dahil yun, tinutulungan po kami magbantay ng bata para at least makafocus sa Chantal at sa ibang mga businesses. Sama po namin yung biyanan ko po ng sa Boracay. Wala po. Hindi tatanggi pag libre eh, di ba? Kahit ako, libre mo ako sa Japan, sasama ako libre. Ganun po yung sinasabi ko. Nakaka-family din po tayo. Ayan po, yung mga renovation. Ayan, yung dati kong sasakyan, tsaka motor ko. Napapaayos ko na. Prior to pandemic, wala po kung ano lang yung kaya. Ayan po, yung current setup ko ngayon, yung dating bubulok-bulok na computer, nakapag-upgrade na po ako. May microphone na ako, may sound card na ako, may mga effect na po ako. Ayan, nabili ko na po yung mamahaling Bible na gusto ko dahil sigad talaga may reason ito. Ginamit lang si Chantal. At yung favorite ko po, clear skin. Clear skin na po ako, promise. Dati po, nagpapaderma kami once every 3 months kasi yun lang kasya ng budget. Ngayon, hindi na po ako nakikita ng derma ko. Nagpa-diamond peel pa ako na lagi ako nakikiliti. Hindi naman nage-effect. Ito po ay rejuvenating set lang tsaka glutathione. Sapat-sapat na po. So yun, kasama po yun sa naging result ng business. Ang dami po nakakapansin.
hindi ko na po kailangan magbenta ng mag-promote ng product. Pakita ko lang, pakita lang ulit ako sa mga friends ko, tapos may dala akong glutathione, naniniwala na po sila. Kasi ano po ako eh, tall and handsome in the dark. Tol, sa dark ka lang handsome. Ngayon, ano na ako, fair skin yan. Korean skin na po tayo. Tsaka po pag sa gym, ako lang po, hindi po ha, wala pong ano to, wala pong halong steer. Ang dami kong kwento, sabi ko 30 minutes lang. Ako lang po sa gym yung nag-glass skin na lalaki. Promise. Ako lang po, sabi nung coach ko, coach, ano yung nasa mukha mo? Yung glass skin ka. Chantal Products po. Okay. And ito po, may pagmamalaki ka po. Ay, hindi pala. Bukal pala magpalaki. natutuwa po ako na yung asawa ko po, nabilan ko ng sarili niya sa sasakyan. In cash. Fully paid po. Top of the line. Kasi po yung, kung nakita niyo po yung sasakyan ko dyan, pick up po yan, tapos nandito kami sa Pasig. Hindi ka pa lumalabas, sa laki ng pick up, natatraffic ka na. So, napilitan po kayong bumili ng mas magandang, mas maliit na sasakyan. Yung sasakyan ko po dati, detape, tas disuse. Ito po, dipindot lahat. Hindi nga, hanggang ngayon, nag-a-adjust pa rin po ako eh. Na nilak ko na, chichiking ko pa. So, ayun po yung kagandahan sa business na ito. At marami po kaming, wag na lang po kami, yung admin po namin. Yun po siguro, paalam ko na, no, pagmamalaki ko po. Kasi ang tagal ko na nagnenegosyo, ang dami na rin namin naging tauhan. Wala kaming tauhan na nakabili ng motor, nakabili ng laptop, nakabili ng lupa, nakabili ng baboy. Yung mga admin po namin nagagawa nila yon. Ang galing-galing po nung sistema natin. Sila po yung maipagmamalaki ko na nagagawa nila yon. Kasi po yung ibang employee, ibang kakilala ko, ni hindi makapagpagawa ng bahay, hindi makabili ng sariling laptop. Yun po admin namin, empleyado po namin. Nagawa po yun. Ganun po kaganda yung business natin. So with that, ayan. Gusto ko lang pong sabihin. Ay, ito po pala. Ikaw naman, tanongin kita. Or ikaw na inactive. Or ikaw na, kahit member ka, tapos napanood mo ito. Parang hindi, alam mo, nung nangyayari sa akin, ayoko na. Magkukwit na ako. So ikaw ba, no? Oh, why you should join and why should you rejoin, Chantal? Ito po ay galing lang sa Facebook. For example, ikaw ay empleyado. Again, hindi naman to lahat nangyayari, pero ang sahod po ay 537. 20. Kung nangungupahan ka sa Maynila, 11 na lang yan. 1.5 ang electricity at tubig. Pamasahe mo, 80 per pagkain, baon sa work, 150. SL Health, pag-ibig, deduction. Naglo-load ka pa. Personal hygiene, sana naman nagtututbrush ka at naliligo ka. So may 82 pesos ka pong nasa-save. Hindi po ako may gawa niyan kahit hindi ko po alam kung totoo. At never din po kasi ako naging empleyado kaya hindi ko po alam kung totoo yan. Pero ito pong pangalawa, yung totoo. Kasi ito po gawa ko lang, practical dream budget lang to. Kumbaga may mataas na dream, may saktong dream. Ito yung saktong dream. Ako po may gawa niyan. Hindi po kagandahan ng sulat ko kasi may kasabihan tayo, pag pangit ang sulat, gwapo ang sumulat. Walang naniwala. Si Ma'am Miriam, di naniwala. House and lot, 3 million. Bakit po? Kasi may tinitingnan. Dalawa yung kinukompare ko pong property. Meron kami nakitang 16M. Dream house po namin yun. Tapos meron kaming kapitbahay. 3M niya. 3.5M niya binibenta yung house and lot. Hindi siya dream house. Tutulugan lang talaga. Bungalow. Yung car po, again, cars kasi, kailangan dalawa po yung kotse. Kasi po, pag nandito kayo sa Maynila, link ko bakit dalawa yung kotse ha? May coding po. Tapos ako po, umaalis ako ng bahay, walang naiiwan na sasakyan sa pamilya ko. Okay? Savings po, kailangan 1 million, pero isang bypass lang, hugo po yan. Bypass, pwede na po yan. Business budget, 500,000. Kalahati dyan, contingency mo na. Travel fund, kasi po tandaan nyo po, kung ilang taon ka ngayon, ang lifespan po ng Pilipino ay 78 years old. So sana naman habang bata ka, malibot mo yung Pilipinas at buong mundo. Hindi pa yan total. Pag pinakita ko po yung presyo ng pangarap ko, ito ay dissenting pangarap lang or simulang pangarap, 7 million.
compare po natin, ayaw nyo po mag-join sa Chantal, yung 82 pesos mo po, tapos yung presyo ng basic na pangarap na 7 million pesos. Siguro sapat na po ng motivation yun na lahat ng pwedeng source ng income, basta legal, moral, ethical, gagawin po natin. Tama po ba? Kahit nakakabaliw yung ads, nakakabaliw kumausap ng tao araw-araw, maraming pasaway na admin. Di ba, Maricel? Ay, admin ko po yun. So, yun po. Tanungin niyo po yung sarili niyo. Baka kayo na yung next na nasa picture. Ito po, sasabihin ko to. Kapupost ko lang po nito. Tapos na-realize ko, ang bait ng Diyos. Hindi ginawa ng Diyos ang salitang pangarap para ipagkait sa'yo. So, totoo po yan. By the way po, yung hair ko po dyan, tsaka hair ko ngayon, pangarap ko pong natupad naman po. Biotin mo. Kahit simpleng pangarap. Ha? Kahit huwag na po yung sinabi ko na 7 million, yun lang po na magkaroon kayo ng savings para kahit ano mangyari, hindi kayo nagpapanik pag nagka-problema po sa inyo. Ito po yung kitaan. Kaya po posible po yung sinabi ko na descending pangarap. Give it 5 years. Give it 10 years. Hindi po ito yung dalawa lang, wala ka nang gagawin. Hindi po namin sasabihin yun. Araw-araw po kayo mas babaliw, sasakit puso, tatamaan kayo ni Facebook ads restriction. But tandaan nyo po, nasa mahirap na gawain ang tunay na pagkita. Pag sinabi ayoko pong mahirapan, kanimutan mo na rin yumaman. Kasi yung mga taong yumayaman, sila yung laging ini-experience yung hirap ng buhay. And with that, kay Chantal, buo na ang pangarap mo. Ikaw na lang ang kura. Si Sir Roel din na sumasagot. Thank you for watching. Kay Chantal, buo na ang pangarap mo. Ikaw na lang ang kulang. God bless us all. Keep us safe. Ayan po, pray for one another. Ayan, peace lang tayo sa lahat ng mga nangyayari sa paligid. At andito po si Chantal para tumupad sa pangarap niyo. Salamat po.